Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So, kung bago lang kayo dito sa channel ko, pwede na kayong mag-subscribe and click the bell button para updated kayo sa mga susunod na vlogs ko at mga about cruise ship life. So, ayun guys! Tatalakayin natin ngayon is about SSS Unemployment Benefits. Kasi nagbasa-basa ako sa isang page, tapos ang dami mga tanong doon about sa SSS Unemployment Benefits, kung ito ba ay loan or benefit talaga. At kung paano kayo ma-approve at kung bakit nare-reject. So ito, ang unahin natin is kung ito ba ay benefit or loan. Benefit or loan? Syempre, benefit or loan. Magkaibang word. Magkaiba rin ang meaning. Unemployment benefit means ito ay isang ayuda. Ito ay benepisyo natin na makukuha sa binabayaran natin buwan-buwan. Means ito ay free. Free. Free as in free. Pag binigyan ka na nila nito, di mo siya kailangan bayaran pabalik. Kasi benepisyo mo yun eh. Wala kang kailangan bayaran. Yun ang maganda doon, kaya tayo naghuhulog ng SSS natin. Para just in case na mangailangan tayo, matatakbuhan natin sila at matutulungan nila tayo pabalik. So while yung loan, ito ay babayaran po natin monthly. Like ngayon, 'di ba, pandemic tayo. Ang loan na kinukuha doon ay ang tawag ay calamity loan. Yun. Tapos yung range or yung presyo kung magkano yung makukuha natin is depend sa contribution natin. Pag mas malaki ang contribution mo, mas malaki yung makukuha mo. Ganun po siya. So ayun, alam na po natin ngayon kung ano ang pinakaiba ng benefit at loan. Ganun lang po kasimple yun. So next naman tayo. Eto, sa lahat ng mga nag-apply na na-reject, at yung iba naman ay na-approve agad. So, unahin natin yung mga na-reject muna. Na-reject tayo kasi kung ano yung nasa certificate natin, minsan ay magkaiba. Magkaiba yung nakasulat na reason sa DOLE certificate, magkaiba rin yung reason na nakalagay sa loss of employment natin na galing sa company. Or minsan, mali yung na-encode natin dun sa mismong email sa account natin sa pag-a-apply natin nung unemployment benefit natin. Pero ako, sa case ko kasi, nangyari din sa akin yon. Unang apply ko is rejected ako. Ang nilagay ko is economic downturn. Tapos, nasa certificate ko is ang reason is COVID-19 disease at saka cessation of operation. So, after kong ma-reject, ang ginawa ko is nag-reapply agad ako. Kung ano lang yung ginawa ko nung una, ganun lang din yung ginawa ko. So, ayan, after kong mag-reapply, nag-message sila sa akin sa email ko. Tapos, hiningian ulit nila ako ng requirements. So, ang pinasa ko is yung dalawa kong certificate. Yun ngang DOLE certificate tsaka yung loss of employment. Tapos after ko nun, nagpasa ulit ako. Ang nilagay ko naman is yung affidavit at tsaka yung DOLE certificate. So after nun, nag-resend ulit ako. Yung birth certificate ko naman yung niresend ko. Tapos, after 4 days, wala pa rin silang reply sa akin kung approve ba ako or rejected. So, ang ginawa ko, Friday yun eh. Nung hapon, nag-resend ng madaming resend. Tapos, hanggang sa Monday yata yun or Tuesday, basta July 2, pag-gising ko, pag-check ko, approve na ako. So, kaya, sa lahat ng mga rejected dyan, reapply lang kayo ng reapply at resend lang kayo ng resend. Kasi, makukulitan sila sa inyo. Tapos, ayo, ma-approve din kayo. Tapos, sa approve naman, pag-usapan natin ang approve.
ang approve minsan ay depende. Yung iba matagal talaga ma-approve, yung iba mabilis. May iba nakaka-apply lang isang beses approve agad sa loob ng 5 minutes. So depende po 'yan, iba-iba ang case. Kaya sana huwag tayo mamawala ng pag-asa. Reapply lang tayo, tapos resend. Hanggang sa i-approve nila tayo. Tapos, ayun. Tsaka dagdag ko lang din yung, ano, yung, ano tawag dito? Kapag ka, nag-fulfilled, ayun. Pag nag-fulfilled yung email nyo sa kanila, for example, nagpasa kayo ng documents nyo, tapos nag-reply sila na filled. Ibig sabihin po is, yung file nyo is masyadong malaki. Siguro, 5 MB above yung sinend nyo na file. Kasi, ang requirements lang is 4 MB below. Kaya po tayo nagiging error sa reply natin. Tsaka, basahin din po natin mabuti kung ano yung nakalagay dun sa email po nila sa atin. So, ayun. Sana ay natulungan ko kayo dito sa video ko na to. Sana ay nasagot ko ang inyong ibang katanungan at sana ay nagustuhan nyo ang aking video kahit medyo magulo-gulo ng konti. Tsaka, thank you for watching and please don't forget to subscribe and click the bell button para updated kayo sa mga next na video ko. So, ayun, sana ay ma-approve tayong lahat. Salamat! Ingat po tayong lahat! Bye-bye!